the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. And then pumunta kami sa isang mall, and then lahat kayo na nandito. Alam ko, alam namin lahat na iba sa inyo kanina pa naghintay para lang makita kami. Maraming salamat sa lahat na nagpapakita ng support for the movie. 4 na araw na lang, kailangan namin ng support nyo. Please, please support our movie. November 13, Hello Love Again! Let's do this, Cebu! Yes! Ang sakit ng ulo ko. Kailangan ko ng forehead kiss. Aww. You're the one that never lets me sleep. Hearts beat to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Theaters. Starting November 21, 2024. In Qatar Theaters. Starting November 21, 2024. In Saudi Arabia Theaters. Starting November 21, 2024. In Singapore Theaters. Starting November 28, 2024. In UAE Theaters. Starting November 21, 2024. At para po sa ating Word of God, mga kasombreros, ay himay-himay natin yung ating point number 3, mga kasombreros, na last part, kasi parang hindi ko to na-justify nung nakaraan. Yung sasabi natin na kapag may kayamanan ka daw, may pera ka, ay parang hindi mo siya madadala sa eternity, hindi mo siya madadala sa langit. Di ba parating sasabi ng mga tao na hindi mo naman madadala yun sa langit, no? Pero ito, mga kasombrero, sa isa rin kasing sumpa or isang cycle din ang isang kahig, isang tuka na estado sa buhay, mga kasombreros. Like yung magulang mo or lolo ng lolo mo hindi nakapagtapos ng pag-aaral, yung lolo mo hindi nakapagtapos ng pag-aaral, yung magulang mo hindi nakapagtapos ng pag-aaral, yung mga kapatid mo hindi nakapagtapos ng pag-aaral. So lahat kayo parang naghihirap, nag-iisang kahig, isang tuka, mga kasombreros. Ay parang kasalanan mo rin sa Diyos, mga kasombreros, kasi ang Diyos natin ay mayaman, mga kasombreros, di ba? Siya yung may-ari ng universe, ng multiverse, ng galaxies. He created
this world and everything that is in it in just 6 days. Miles Morales kasama tayong mga tao. And he owns every single gold, every single piece of silver, mga sombreros. Lahat, no? Lahat ng ginto, lahat ng pera, mga sombreros, is under his sovereignty and supremacy, mga sombreros. And walang single inch, walang isang sentimetro ng ating tinatapakan na lupa, ng simento, mga sombreros, na hindi pagmamayari ng Diyos. Because this earth is his. Kanya ito, mga sombreros. Kung kaya, huwag natin isipin na, ang Diyos natin, hindi kayang ganito, hindi kayang ganyan. So, hindi. Gusto ng Diyos, mga sombreros, no, alam nyo, gustong gusto ng Diyos na pagpalain tayo at pagyamanin, mga sombreros. Only if we obey, mga sombreros. And even I, no, talagang tayo na sa process po ng obedience, mga sombreros, every day. And alam kong mangyari din sa susunod, no, sa perfect time ni Lord ang ating dream. And syempre, pasikatin natin lalo ang pangalang Panginoon or ni Lord, mga sombreros, or ni Jesus Christ, kasi He alone is worthy to be praised, glorified, magnified, and exalted, mga sombreros. So, you know, yung kayamanan, mga sombreros, tama siya at saka blessing sa Panginoon kapag sa tama natin siya ginagamit. Kasi sinasabi dito, no, by doing this, they will be storing up real treasure for themselves in heaven. Kasi ito, this was Apostle Paul speaking to Timothy, na kanyang student, mga kasombreros, siya Timothy, na turuan mo ang mga mayaman na kumbaga paggamitin nila yung kanilang kayamanan sa tama at saka sa glorification ng Panginoon, sa pagdakila ng Panginoon. Kagaya ng ating buhay, mga kasombreros, kapag ang buhay natin, di ba, binigay ni Lord to, no, nagpapasalamat tayo. Pero kapag mali naman yung ginagawa natin, hindi pleasing sa kanyang harapan, tsaka kasalanan, mga kasombreros, ang ating ginagawa, so hindi siya nagiging blessing. Nagiging, kumbaga pa, parang ayaw kang tingnan ng Panginoon because you are using your life as a tool of sin, as an instrument of sin, not of His goodness, not of His spirit, not of His peace, not of His love, not of His joy, not of His faith, mga kasombreros. Christ-likeness sa, kumbaga pa, sa summary, mga kasombreros. In short, ay Christ-likeness. Kasi, nga, where the Spirit of the Lord is, there is joy, peace, love, patience, gentleness, kindness, faithfulness, self-control, fruitfulness, and so on, mga kasombreros. Kapag wala itong mga good attributes at saka mga good characters, mga kasombreros, kumbaga, naglalasing, no, nangangalunya, nagsiselos, nag-iingitan, no, pag nagbabahagi. So ganun yung mga ayaw talaga ng Diyos, no, talaga mayabang. Yung mga opposite ng, no, mga characters ni Jesus Christ, mga kasombreros, ay hindi po yan galing sa spirit ng Panginoon kundi sa spirit ng Diablo, na gustong gusto kapag wala tayong time sa Biblia, mga kasombreros. And yun nga, no, gamitin natin ang kung anong meron tayo, mga kasombreros, sa support sa church, for example, sa pagbibuild ng church, no. Hindi ako fan ni Manny Pacquiao, pero he's an example also of, kumaga pa, Kristiyano na binago ng Diyos. Kasi alam natin ang buhay ni Sir Manny Pacquiao dati na talagang marami siyang babae, no, nagsusugal, naasa bungero. Pero ngayon, binago siya ni Lord, naging pastor siya, mga kasombreros, at nag-build siya ng church sa Jensen. Nagpatayo rin siya ng 1,000 houses para sa mga homeless, mga kasombreros, na mga tao dun sa Jensen, sa Sarangani, mga kasombreros, no? And glory to God din sa kanyang life, mga kasombreros, kasi sa bahay talaga nila merong parang kwarto talaga doon, or room, or parang maliit na church, mga kasombreros, maliban doon sa church na parang malaki talaga siya na ginawa niya, mga kasombreros, para sa mga worshipers ng Panginoon, ay meron sila as family na exclusive, mga kasombreros, doon sa kanilang bahay. So glory to God sa life ni Manny Pacquiao, mga kasombreros. And marami pa, no, kayong mga nanonood, hindi ko man kayo mabanggit, I know that God is using you as an instrument of His goodwill and His faith. Kapag nag-share tayo ng verses, no, kahit wala tayong pera, it's also an example of showing that God is good in your life, mga kasombreros. Alright, so that's it for the meantime, mga kasombreros. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. In the mighty, holy, and sweet name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasombreros. And paalam po. I love you.